Hello, Water Signs. Welcome to Laika Tarot. Aalamin natin ang sitwasyon ng mga Water Signs. Kung kailan mo napanood ito, yun ang start ng one-week reading para sa iyo. Reminder lang guys na ang reading ko ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Angels and guides, ano ang sitwasyon ng mga water signs? Nandito ako sa ibang kwarto kaya medyo maluwag yung table ko. Ang una mong card ay Nine of Pentacles upright, Ace of Cups upright. At ang pangatlo ay Seven of Pentacles in reverse. Ito ang sitwasyon ng mga water signs na masipag ka, tsaka gusto mo yung work na ginagawa mo. Kaya lang, pagdating sa financial, yung hindi sumasapat. Kasi ang ilan sa inyo, yung gumagasta ka ng walang kontrol. Tsaka wala rin kasing plano kung paano mo gagastahin yung pera mo. Kung halimbawa magbi-business ka, kung ano yung mga kailangan mo. Walang ganong plano. Ang ilan naman sa inyo, ikaw yung malaki ang kita. Kaya sa'yo na umaasa yung iba. Yung dumaraming utang, ikaw din yung nagbabayad, ikaw yung nagsushoulder. Kailangan may baguhin kang sistema para hindi maubos yung biyaya na dumarating sa iyo. Hindi naman kailangan maging kuripot, kundi limitahan mo lang yung kung paano ka gagastos. Na mag-i-enjoy ka at mag-i-enjoy din yung mga taong binabahagian mo. Ang ilan naman sa inyo kinakapos kasi marami kang trabaho pero maliit yung kita mo. Kaya kung gusto mo maging stable, yung financial stability mo, kailangan ng control. Sa love naman, kung lalaki ka, ang gusto mo, yung wife mo, nasa bahay lang, nag-aasikaso, nagluluto. Kung babae ka naman, mas gugustuhin mo na ang mapapangasawa mo ang magpo-provide ng mga pangangailangan nyo ng pamilya. Ito guys, pakinggan nyo kasi isa ito sa mga dahilan kaya kinakapos ka sa pera. Ang ilan sa inyo, dahil malaki ang kita nyo, bumibili kayo ng mga bagay na kailangan nyo, katulad ng bahay, ng kotse, or pinapaayos mo yung bahay nyo. At saka ang ilan sa inyo, malaking pera ang inilalabas or ginagastos. Kasi wala ka naman dapat ikaw-worry dahil malaki yung kita mo sa panahon na ito, or maybe nung panahon na hindi ka pa nahihirapan. Pero pagdating naman sa love life, ang ilan sa inyo ay yung relationship mo sa person mo ay may next level na. Lalo na sa mga bagong couple, maganda yung relationship na binubuo nyo ng person mo. Tsaka ang ilan sa inyo, gusto nyo nang magkaroon ng baby sa person mo. Positive din itong cards na ito para sa mga single na naghahanap ng love life. Positive itong mga cards para sa love. Yun nga lang, pagdating sa business, medyo may pagbabago. Kaya katulad ng sabi ko kanina, kailangan nyo ng limit. At patience, kung gusto mong umunlad yung business mo or maging maganda ang takbo ng trabaho mo. At saka yung problema sa work lang, huwag dalhin sa bahay. Ito yung tatlong cards mo para sa ano yung kailangan mong gawin. Eight of Pentacles upright, Nine of Swords in reverse, at Six of Cups in reverse. May mga oras na ang iniisip mo lang ay yung sarili mo. Na kailangan mo mag-focus, kailangan mo mag-pursige, may mga ganong panahon.
At saka ang ilan sa inyo nagkakaroon ng realization na ikaw at ang person mo magkaiba kayo ng ano, ng hobbies or interest. At saka ang ilan sa inyo, sinusubukan mo din yung person mo. Kung yung mga kailangan mo or yung gusto mo sa relationship ay maibibigay ba niya? Kasi naiisip mo na tingin mo hindi kayo match. Pagdating sa love, ang batayan ay kung gaano mo kamahal ang person kapag nandyan na sa harap mo yung pagsubok na pwedeng makasira sa relationship nyo. Hindi batayan yung kung sino yung mas nakakaangat at hindi. Ang ilan sa inyo, sinisikap mo na mag-focus para sa future mo, pero hindi mo mapigilan o maiwasan na makabalik sa past. Naiisip mo talaga eh. Ipinapakita sa mga cards na ang ilan sa inyo, ang relationship ay nagtapos na. Kasi ang ilan sa inyo, ang sekreto ng person mo ay hindi niya na maitago. Ang ilan sa inyo, inamin mismo ng person mo na may third person sa relationship nyo. Pero ang iba naman, nalalaman mo lang sa chismis. Ang ilan sa inyo, dahil nga sa magulo yung relationship mo sa person mo, nagkaroon kayo ng separation pero may agreement. At ipinapakita sa mga cards na moving on ka na sa past person mo or sa mga past experience mo. Yung mga time na iniisip mo yung past person mo at yung mga old memories nyo ay hininto mo na yon. Ang dapat mong gawin ay magplano ngayon para sa ikagaganda ng future mo. At ang ilan sa inyo, dahil sa traumang nangyari sa iyo, sa difficult time mo, may mga taong nakatulong sa iyo. May taong kumakausap sa iyo, naging busy ka sa work. At yung mga pinagkakalibangan mo online ay isa rin sa mga nakatulong sa iyo. Ikaw yung person na ibinibigay mo yung best mo sa relationship or sa work. Dahil mabuti yung puso mo, tsaka maawain ka. Kaya wala kang dapat ika-guilty sa anumang sitwasyon na kinakaharap mo. At saka ang ilan sa inyo, kung meron ka mang karanasan na hindi maganda nung bata ka pa, isipin mo man ang isipin, hindi mo na maibabalik yung mga nangyari. Maliban na lang kung pang-aabuso ang ginawa sa iyo, kailangan mong magreklamo. Pero abogado ang kailangan mo para magsampa ng kaso or doktor na para matulungan ka mag-heal sa mga negative experience mo. Kaya ito, ipinapakita ng mga cards para hindi mo na maipasa sa iba yung negative experience mo. Yung mga nakakaya sa past, past na yon. Kailangan mong maging active para sa new beginning. Ito naman ang outcome, Three of Swords in Reverse, Knight of Pentacles Upright, Queen of Swords in Reverse. Ipinapakita ng mga cards na may mga pagtatalo, argumento na hindi malulutas, na mahirap lutasin. Useless kung makikipag-away. Ang warning sa'yo ay magkakaroon ka ng seryosong pagtatalo or pag-aaway. Tignan mo yung katabing card. Itong person na ito, hindi siya magpapatalo, lalo na kung binetray siya ng person niya. Ikaw na lang bahala magbaliktad ng sitwasyon, baka ikaw ito o kaya yung person mo. Kasi itong person na ito ay mapagmahal at saka focus siya sa relationship. Kaya niyang palagpasin yung mga kahinaan ng person niya. Pero kapag betrayal, yon ang hirap siyang tanggapin. Tsaka tingnan mo, nasa gitna siya ng dalawang person. Na parehong hindi magi-give up sa alam nilang tama. At tsaka itong sitwasyon mo sa person mo ay magiging usapin. Kaya kailangan mo maging matapang at isin kung ano yung mga naririnig mo.
Kasi ang dapat mong harapin, hindi yung mga taong nagchichismis, kundi yung pinagmulan ng chismis, yung person mo. Diba sabi ko nga kanina, useless yung magiging away nyo kasi pareho kayo ng person mo na hindi nyo kayang patawarin yung isa't isa. Ang ilan sa inyo, sinusunod mo yung person mo pero nandun yung galit mo sa kanya. Ang ilan naman sa inyo, ang relationship mo sa person mo ay mature at saka traditional. Sa mga single naman, ibahin mo yung mga lugar na pinupuntahan mo. Subukan mo yung mga bagay na first time mo, hindi mo pa nasusubukan para ma-meet mo yung person or potential lover na para sa iyo. Ang ilan sa inyo sa relationship, kahit na may mga paghihirap na dumarating sa inyo, financial or pagtatalo sa person, ay pinipilit nyo pa rin buuin ang relationship mo sa person mo. At saka hindi ka naman mapagtanim ng sama ng loob sa person mo. Kaya kapag ka hindi kayo nagkakaunawaan ng person mo, lumilipas din dahil yun sa mga anak mo at mga kaibigan na nakapaligid sa iyo. Kumbaga, nalilibang ka sa kanila. Ang ilan naman sa inyo pagdating sa business, kahit may problema, unti-unti, lumalago yung business mo. Sa health naman, kailangan ng exercise at control sa pagkain. Ang ilan sa inyo may problema sa lalamunan. Tsaka meron din na mahina ang muscles, saka yung nagtitwitching. Sa akin kasi sa bandang kilay kapag pagod ako. Merong namamanhid o namamaga sa parte ng katawan nyo, pati sa mukha. Kaya pakiramdaman nyo guys yung sarili nyo. Pero ang ilan sa inyo ay wala namang problema. Pasensya na kayo guys kung maingay. Marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Tsaka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at YouTube. Wala po kong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mga mystical cards para sa mga water signs? Ang una mong card ay Red Crown Crane, Loyalty. The time has come to re-examine your loyalties. Are you able to be trusted? Keep your word if you give it. Take relationships slowly and make sure to build strong connections. What promises have you made and must keep? Ang next card ay Gorilla, Peace. To seek or negotiate for peace is a position of strength, not weakness. Choose peace rather than war. Strong leaders lead by example. The greatest kind of strength involves restraint. Don't judge a book by its cover. Ang next card ay Armadillo, Groundness. Without grounding ourselves, we can become disconnected and flighty, so it is an important aspect to develop. Go to the basic first. Plug into the power of the earth. Avoid drama in situations. Sometimes we need to look at the flowers at our feet before looking at the stars. Humility is a positive trait. False humility is not. Alamin naman natin ang angel number mo. Connected pa rin yung mga mystical cards natin, di ba? At saka nga pala, may person na disrespectful sa'yo. Gusto ka niyang galitin at saka gusto niya sundin mo yung gusto niya. At saka kapag difficult times, hindi ka kailangan magpa-apekto sa galit. Itong person na ito ay aatake sa'yo dahil galit na galit siya. Eh yung sinasabi mo nga sa person mo, hindi sinusunod kasi dishonest siya. At saka guys, ang ipinapakita dito sa cards, hindi person yung tinutukoy, witch. Siguro yun yung tawag mo sa taong nanggugulo sa inyo ng person mo, bruha.
Guys, binabasa ko lang yung mga cards. Wala akong kahit anong alam tungkol sa personal niyong buhay. Kaya kunin niyo lang yung akma sa sitwasyon niyo. Nagsasabi ako ng positive at negative para mapaghahandaan niyo yung sitwasyon na darating sa inyo. Kung wala ka sa nabanggit ko or hindi ka nakaresonate, maigi, baka sa susunod na reading or nasa ibang videos. Angels and guides, please guide us. Ano ang angel number ng mga water signs? Sana guys, nag-guide kayo ng mga cards ko at nagkaroon kayo ng konting kaalaman. 000, new beginnings, a fresh start, being one with the universe, a reminder that you are the creator of your own destiny. 8888, it's already yours. It was written in the universe before you were born. Type yes if you believe. Affirm. Everything happens for a reason. Don't think too much. Trust the process. Everything will be okay very, very soon. Type yes if you believe.